puntahan natin tong chok toy na ito. Ah, yeah. Boy. Congratulations. Kayo daw ang bagong Marvin at Jolina. Wow. Wow. Nagulat niya ako doon dito, boy. Nagulat ka? So, nakakagulat yun kasi, at saka, di ba? Parang hindi ka masaya masyado niya. Hindi, ako katrabaho si Pamu. Pinag-uusapan namin yung gagawin namin eh. Oo, pero may mga gulatan moments ito eh, na nag-work every time we'd watch The Killer Bride. Pa-kapit-kapit mo, yung mga ganun. Sample nga, dahil, halimbawa isang eksena, dito naman tayo. Sige nga, Neil. Kasi ang galoy, natatakot, di ba? Hindi, kasi hindi ba mag-ganun ko? Uh-huh. So, ano, hindi na ako nagyan yung mga eksena. Kaagad may ganun dito? Oo, may ganun agad dito. Sinachancingan ko talaga siya. Sinasadya mo yan, bahagi yan ang character mo. Give me that again. Go. Pa. Hindi. Ano ba yun? At gawin mo naman sa pangalawa, yung isang paa doon sa likod. Subukan mo. Ito. Yan. Ang saya-saya naman. Pero yung takot ba, di ba, that has to be real somehow. Paano ka matakot? Iba-iba eh. Opo eh. Ikaw, tingnan natin. Paano ka matakot? 1, 2, 3, go! Ayan. Ikaw, Pamo. 1, 2, 3, go! Ay, ang ganda. meron ka talaga ganito? Oo. Bilangan mo ako. Ako naman. Okay. 1, 2, 3, action! Diba? Bakit ganun dito, boy? Wala lang. Parang parang may panangga ako. Diba? Kung ano man ang gagawin. Kanya. No, pero lalo na ikaw, kasi meron ka raw, you have this sense, no? That you can actually feel or see. Si Eklok, yung tinatawagin ko daw nung bata. Yun yung pangalan ko sa kanya. Sa isang kabinet, panaglalaro ako, huli ka na, Eklok, tara, laro na tayo. Eklok? Opo. Tapos nagugulat yung mga kapatid ko, tinatawag mo, ayun, naglalaro kami, tinatawag ko. So sila, ang tatakot, parang hanggang sa lumaki na ako, hanggang sa ngayon. Nararamdaman mo? Opo, nararamdaman ko lang. Meron ba siyang ginagawa, halimbawa? Meron dito, boy. Pag ano? Usually, nagsisimba ako sa Eastwood. Saan punta ako ng Quezon City, ang layo. So yun, one time, parang may pupush akin na dito ako magsimba sa Quezon City. Ang layo ko dito, boy, Pasig ako. Okay. Pagpunta ko doon, nakita ko yung ex ko, may ka-holding lang sa lalaki sa simbahan. So parang ako, ba't ako napadbato? So yun pala, may kailangan akong hulihin. Merong dahilan. May kailangan akong makita. Kakampi mo ito, nagbabantay sa'yo. At ito pa sabi ni Father Tito Boy. Okay. Diba, nagsasabi sa mga tao, kailangan marunong kayong magpatawad. Sabi ko, Father, parang hindi ko po kaya magpatawad. Ngayon, sorry po. So habang nakita mo ang ex mo, kasi gusto ko sa pakin yung lalaki. Nakikipag-holding hands, pagpapatawad. Oo, sabi ko, sorry po, Father, parang hindi ko po kaya magpatawad. Dito po sa likod. Dito, Boy! Dito, Boy, meron dito. Huwag kong ganyan. So, may mga napipil ako dito. Meron. Nakikita mo dito, Boy. Hindi ba dito po dati pa yung issue? Ano ba? Hindi, alam ko, naririnig ko na. Pero wag naman, iba yung nararanasan. Tayo naman nagtatrabaho lamang. Tabi-tabi po, kami nandito lamang. Okay, iwanan na natin yung usapang yun. May mga nagsasabi na may third party daw, kaya kayo naghiwalay ni Kevin Fowler. Nais namin malaman yan, totoo nga ba? At kung hindi man totoo, bakit? Totoo bang malapit ka ng ikasal, Neil? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng TWBA.